Ito, sparkling mug. So, ayan na si Shiba. Malikot na uli sila. Ayan na yung family. Thank you, Lord. Happy na. So ayan mga kafa, mag-start na tayo ng paggawa ng giveaways. Kanina katatawag lang ng isang client, nagpapagawa siya 30 pieces pang giveaway niya. So yung gagamitin sa kanya yung white mug. So ito yung mga klase ng mug. Ito sparkling mug. Meron tayong magic mug. Itong magic mug na to, pag nainitan yan, dun lalabas yung picture. Meron din tayong frosted. Tapos may white mug. Meron ding mga neons. Andyan sa ilalim. Ayan. So, mag-start tayo dun sa mga ganito. Sparkling. Ang plan ko, mag-giveaway tayo sa ano, mga gift ni KK muna sa teachers niya. Kasi marapit na ang Christmas party nila eh. So, naisip ko, ito yung bigay. So, name ng teachers, name ng teachers dito, paghawak nila yung cup sa kanilang right hand. Tapos, lagay lang tayo doon ng logo natin. Yan. So, ito mga ka-fam, si Daddy, nag-start na niyang i-layout yung names ng teachers. Ayan. So, in a while, ito yung mga, naka-prepare na rin dito yung mug na gagamitin. Tapos, nag-sample na kami nung sinasabi ko, maliit na parang log. So, bigyan ko na lang kayo rin, i-share ko na lang din pala sa inyo. Gagamit, meron kami 3 printers. So, yan. Ito yung mga pang pictures, tinatakpan ko kasi minsan maalikabok eh. Ito naman, yan ang pang IDs yan. Ito, pigment ang ink nito. Ito, regular dye ink. And ito yung sublimation. Pag sinamang sublimation, yung mga ginagamit talaga na ginagamitan sila ng heat press. Since ang gagawin natin ngayon ay mug, so ito ang gagamitin natin. At naka-mirror yon kasi mamaya papakita ko sa inyo yung process. Bakit naka-mirror ang pag-print dito? At saka ano yung paper na ginagamit? Andito yung aming mga iba't ibang klase ng papers. So, ayan. Tapos dito naman yung mga stickers namin. Pero since magpiprint nga tayo ng sa mug, so, ang kailangan natin ay yung sublimation paper. So, itong itsura niya. Ayan. Ganto siya. Ayan. Ginagamit din siya sa lahat. Sa t-shirts, sa mga foldable pants, sa keychains. Maraming use kung ano. So, ito yung bago niya. Dati, meron sila yung pink yung likod. Ngayon, ito yung bago. So, yung likod niya, hindi tayo dun magpiprint. Magpiprint tayo dito sa white. A4 ang size na itong paper na to. Ayan. O, Daddy, print mo na. Ayan si Daddy. Yes. So, yung mga baby. So, share ko lang. Dito yung working table ko. Medyo magulo ngayon. Kasi nag-breakfast ako kanina. Tapos medyo malamo kasi. So, meron tayo dyang pantaboy ng lamo. At ito yung mga babies namin. Ayan. Happy sila. Happy. Happy na! Ano? Sama-sama? O, sama-sama. Anong klaseng papel to? Nilalagay ko lahat lang natin siya sa plane, tapos high. Lagi naka-high ang settings.
So, ayan. Tinanggal ko na yung takip. So, ayan sila. Yung tatlong klase ng printer na ginagamit namin ni Daddy. Yeah. So, go. So, ayan. Mag-start na tayo mag-print. O, go na, Daddy. Ayan. Ayan na. So, diba sabi ko kanina, naka-mirror siya. So, pag tinignan mo siya, nakabaliktad. Kasi, ganito yan. Kapit natin yan sa mug ng paganyan para full yung kanyang name. Happy family? Hindi family. Ay, hindi pala family. Wow, ganda-ganda naman nila. Oh, resting time, resting time. Where's Baneng? Baneng? Baneng, commercial muna, commercial muna. So, ayan mga ka-fam, pakita ko sa inyo yung process kung paano magiging mag, ano, yung pagpiprint ng mag. So, isushoot na natin yung nagawa natin. Sa ating heat press, then ayun, ilalock natin, tapos ito turn on lang natin yan, tapos automatic na siya. Marireach niya yung certain point doon ng heat, and then maya-maya, malalaman na natin at makikita na natin ang final product. Thank you.
KaFam. See you next time. Bye-bye.